Ilang araw bago maghalalan si Nibak bilang commander ng Reactionary Standby Support Force sa Camp Grame si Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Ito ayon kay De La Rosa ay dahil sa hayagan daw niyang pagsuporta sa Facebook kay Mayor Rodrigo Duterte. Hanggang sa naging City Director ng Davao si De La Rosa mula 2010 hanggang 2013. Tubong bato Davao del Sur pagka-graduate sa PMA Class 86 ay napabilang si De La Rosa sa Philippine Constabulary at nadistino sa Davao City habang Vice Mayor noon si Duterte. Naging magka-tandem sina Duterte at De La Rosa sa pagtugis sa mga kriminal sa syudad. Sasama nga siya sa loob ng prisuhan eh, kung kailangan para samahan kayo. If you are doing your job, pag hindi ka naman nagtatrabaho at puro kalokohan ginagawa mo, mamalasin ka sa kanya. Talaga may kalagyan ka. Ngayon, isa ng one-star general si De La Rosa at executive officer ng Directorate for Human Resource, Doctrine and Development ng PNP. Sabi nga niya, pag nagka-inkwento kayo ng mga kriminal dyan, after the smoke clears, dapat yung police ang the man standing. Yung kriminal dapat ang bagsak. Yan yun, ano pa, di ba? What is important is that you live. Never mind yung kaso later na yan. Ipinagmalaki rin niya ang nagawa ni Duterte sa Pulis Davao na naniniwala siyang gagawin ni Duterte sa buong PNP. Makita mo yung mga patrol car ng Davao City, mga communication equipment, kompleto yan. So hindi ka na, all you have to do is to fight criminality. Hindi ka na mag-isipan ng logistical requirements. Masaya si De La Rosa, ngayong isa siya sa napipisil na susunod na hepe ng PNP. Ako man o hindi, kahit sino dyan ang mapili niya, happy pa rin ako. Ang importante sa akin, siya ay naging presidente. Bukod kay De La Rosa, matunog din ang pangalan ni na Chief Superintendent Ramon Apolinario na Officer in Charge ng Mimaropa at si Senior Superintendent Rene Aspera ng PNP Anti-Kidnapping Group bilang susunod na PNP Chief. Maan Makapagal, ABS-CBN News.